guys, and welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, subscribe mo na yan and click the notification bell para ma-update ka kapag ako ay mag-upload ng bagong video. So, ayun. For today's video, ask ako ng help sa mga friends ko to drop me some question na gusto nilang itanong sa akin na gusto nilang malaman yung kasagutan. Without further ado, kung gusto nyo ang malaman kung ano-ano yung mga tinanong nila sa akin, please keep on watching. Pagdating tayo sa first question. So, first question is from Jeremy Budin. So, shout out sa pinakagwapo kong classmates sa aming room. Gusto mo lang ako, sinunod lang kita. So, ayun, yung question niya is, bakit ka tumaba? So, ayun, marami na nga rin tao nagka-question sa akin na bakit daw ako tumaba. So, basta way back high school ako, nag-join ako ng pageant sa school. And yung last pageant ko is year 2018. So, doon, bago mag-pageant, nisiplina ko yung sarili ko na mag-diet. Lagi ako nag-exercise. So, senior high school ako noon, ang pasok ko every morning is 10 a.m. So, may oras ako mag-workout. So, everyday ko yung ginagawa to achieve kahit na gusto ko. Nung nag-start na yung pageant, and after the pageant, since yung school namin may karinderya sa tapat, every lunch doon ako kumakain, hindi na ako umuwi sa bahay kasi nakakatamad tsaka masyadong mainit. And then yun, kapag kumakain ako doon sa karinderya sa may school namin, every lunch, nakakadalawa ata or minsan tatlong rice ako. Kapag katapos namin kumain, super grabe ako uminom ng malamig na tubig. So may request pa kami niya na isang pichel na may yellow. So ganun. Pagkatapos kumain, umiinom ako agad ng malamig na tubig. Imagine, every day na may pasok ako, ganun yung ginagawa ko, di ba? Sa araw-araw na routine kong ganun, naiipon yung mga fats sa tiyan ko, hindi na didissolve kasi nga, every lunch time, ang iniinom ko is malamig na tubig. So, hindi po advisable na kapag katapos natin kumain, iiinom tayo ng malamig na tubig. Kasi yung mga oil po na ini-intake nyo, namumuumuo po yan dyan sa loob ng tiyan nyo and hindi po yan agad natutunaw. Nalaman ko lang din yun kasi doon sa isa kong teacher way back, my high school days, yun yung sinabi niya sa akin. Pero sabi nila noon, baby fats pa lang daw. So, hanggang sa baby fats. So, ayun, tumaba ako na tumaba talaga. Ito ko dito sa inyo, yung picture ko, na nag-pageant ako, and slim na naman. Pero not so, pero ito yung body ko. So, ayan. So, I hope nasagot ko na yung tanong mo, na alam ko matagal mo na gustong itanong sa akin. So, next question is, from my classmate, Aisa Basabe. Hi, ate. Ilang years na po kayo ni Son, at paano kayo nagsimula? Sa paano muna kami nagsimula? Classmate ko siya noong grade 7 ako. And wala lang, dati hindi ko pa siya napapansin. Hanggang, hindi kasi ako, noong grade 7 kasi ako, hindi ko masyado pinapansin yung mga classmate ko sa room. Tapos, one time na-notice ko siya kasi naglalaro siya sa sipa. Yun, na-notice ko siya kasi ang cute ng dimple niya. Doon ako na-attract una. And then, kaya naging kami, una, biro lang talaga yun, sinabi ko, pero nagkatotoo. Pinagtripan ko kasi yung isa kong kaklase na may gusto rin. Hindi ko lang naman sure, pero kung may gusto siya, pinagtripan ko lang naman siya na. Diba, asahan tayo na? Tapos, ayun, bang! Basta, yun na yun, naging kami na, hindi ko alam, basta, biruan lang, pero nagkatotoo. So, ilang taon na nga ba kami? We're turning 5 years. So, I hope nasagot ko ng tama yung tanong mo. And next is, from Maita Orense. Paano mawala ang doubt sa pagmamahal mo sa isang tao? Dududa lang naman ang pag-uusapan. Kilalanin mo muna yung isang tao. Disclaimer lang po, hindi ako expert pagdating sa love yan. Kung pagdududa lang naman din ang pag-uusapan, kilalanin mo muna yung tao, di ba? Kasi kung kilala mo na siya, hindi ka na magdududa sa kanya. Hindi ka na magdududa sa mga pinapakita niya sa'yo, kung mahal ka ba niya talaga, or what. So, dalawa yung question na tinanong niya sa akin. So, yung ikalawa, ano ba ang ideal woman na hindi iniwan ng isang lalaki? Para po sa akin, may ideal woman ang isang lalaki, pero hindi lahat ng ideal woman ay nakukuha niya sa isang babae lang. Para po sa akin, wala talagang eksaktong ideal woman para sa isang lalaki. Kasi nasa lalaki na din po yun. Kapag mahal ka, walang exact na ideal man, ideal woman. Tsaka hindi ko ito masasagot kasi babae rin ako, pero para lang sa akin, ganun. Kung kontento yung lalaki sa'yo, why not, di ba? Why not kayo magtagal? Kung yun lang naman yung gusto mong iparating na tanong sa akin na ano ba yung
kapag ideal moment, ibig sabihin. Wow. Hindi ko na naiiwan kasi ideal moment ko na yan. Contentment lang. So, next question is from my classmate, Jackie Gino Limpo. Bakit ang strong mong tao? Bakit ang positive mo? Paano ba yun? Jaka, bakit ang ganda ng skin mo? Okay, bakit nga ba ang strong ko? So, syempre, una sa lahat, kung bakit ako strong is, broken family kami. Pangalawa, kanganay akong anak kay papa at punsong anak ako kay mama. So, nakwento ko na yun nung second vlog ko. So, panoorin nyo na lang. Yun na nga, panganay ako kay papa, bunso ako kay mama. So, sa tingin ko, walang ibang tutulong sa akin, kundi yung sarili ko lang naman pagdating ng araw. Diba? Siyempre ba may mga asawa yung mga kapatid ko? Sino pa ba ang malilin? Basta yun, ako lang naman yung pagdating ng araw, ako lang din at ako ang tulong sa sarili ko. Lalo na kapag nawala yung mga magulang ko. Kaya you have to be strong. Una pa lang sa lahat, kailangan nyo talaga maging matatag in every way. Dati pag pinag-uusapan yung family, tutulo agad yung luha ko. Pero as year passed, in-accept ko na kung ano talaga yung real life. Kaya once you accept the real life, ma-accept mo na yung mga bagay na darating pa sa'yo. Masaya man yan or hindi, you have to accept it. So yun yung mga bagay kung bakit ako strong. Tsaka bakit ang positive mo? Yun nga yung sabi ko kasi in-accept ko na yung mundo. In-accept ko na yung gulo ng mundo at yung saya ng mundo natin. So, alam ko na sa life may darating araw, magiging saya tayo at magiging malungkot tayo. So, positive lang, alam na natin yan. Ito ang totoong buhay, ito ang real life. Walang perfect na life, kaya tanggapin na natin kung ano talaga ang mundo. Next, bakit ang ganda ng skin mo? Hindi ko rin alam. Opo, hindi ko rin alam kung bakit ganda yung skin ko. Siguro dahil sa yes, ng mother ko. Maganda kasi yung skin din ng mama ko eh. Hindi rin yun, hindi siya ma-pimples. Hindi, minsan lang siya tubuan ng pimples. So, malinis din yung niya mukha. Next question is, paano tumatag ang isang relasyon? From my classmate again, Arcel Baledoya. Sabi ko nga, hindi ako love expert, pero may sasuggest ko lang kung paano tumatag ang isang relasyon. Is, maging kontento kayo sa isa't isa. Maging kontento kayo sa isa't isa, tiwala sa isa't isa. At kung ano man yung mga flaws ng bawat isa, itama nyo. Kasi hindi naman porket flaws. Flaws na talaga yan, hindi na yung mababago. Mababago po yan kasi once na hindi kayo nagtugma ng ugali, magbabangayan at magbabangayan kayong dalawa. So, kailangan balance, diba? Kung ano yung plus na nisa, kung ano yung ayaw, sabihin, para mabago, diba? Kasi hindi naman stable yung lahat nagbabago, lahat kayang baguhin. Ako kasi, hindi ko binibigla. Gusto ko may process yung pagbabago niya. Kasi pag binigla ko siya, alam kong hindi niya magagawa. So, magbabangayan na naman kami dalawa. So, ganun lang po yan, step by step. Kung ano yung mga flaws, baguhin para hindi kayo lagi nagbabanggaan. Tsaka, more time sa isa't isa kung maaari, di ba? Why not? Iwasan niyo yung masyado kayong toxic sa isa't isa. Doon tatatagan niyo sa relasyon kapag meron kayong dalawang cooperation. Kasi pag isa lang ang umaangat sa inyo, walang mangyayari, best. Yan sinasabi sa inyo. Walang mangyayari. Next, from Nathaniela Sores. Yung first time mag-vlog, kumusta ba sa feeling? Masaya sa feeling kasi gusto ko yung ginagawa ko. Diba, ganun naman talaga kapag gusto mo yung ginagawa mo, masaya ka kasi gusto mo yung ginagawa mo. Next is, Abby Maliete. Ano skincare routine mo? Wala po akong skincare pero gumamit din ako 1 month lang, so ipapakita ko na lang siya sa next vlog ko, huwag ka mag-alala. Wala po ako masyadong nilalagay sa mukha ko kasi pag may nilalagay po ako, nag-try din po kasi ako dati ng mga sabon. And kapag may nilalagay ako sa mukha ko, nagkaka-pimples po ako. Next is from Genera Ahmad. Hi Genera, thank you for the question. Ano ang mga ginagawa mo sa tuwing may mga problems na dumadating sa buhay mo? I mean, if meron kang mga bagay na ginagawa para masolusyonan nito at para na din makaiwas sa depression. Ano nga ba ang mga ginagawa ko sa mga problema ko? Okay. Marami ng problema. Opo, marami ng problema dumaan sa akin. Ang ginagawa ko lang, iniisip ko na mabuti yung situation, iniisip ko na mabuti yung problema ko. Ikalawa, ina-accept ko kung ano yung problema ko. Ina-accept ko yung situation na meron ako sa problema ko. Kasi once you accept it, malalaman mo, masusolusyonan mo rin siya. Kasi pag hindi mo siya in-accept, paano mo siya masusolusyonan na hindi mo nga accept sa sarili mo na meron kang gantong problema, diba? Kapag hindi mo siya in-accept, parang tatalikuran mo lang yan, dadaanan mo lang yan. Pangit kasi yung ganun. Para magkaroon ka ng experience, yung problema yun, solusyonan mo,
at tanggapin mo kung ano man yung problema mo. And don't forget to pray, to always pray to God kasi tutulungan ka niya sa kahit anong problema mo. And meron pa pala siyang tanong. So gaya nga kanina, ano ang skincare routine mo? Curious siya. So ayan nga yung sinabi ko kanina, wala naman po ako masyadong nilalagay sa mukha ko kasi nga nagkaka-pimples ako. So tamang ligo lang siguro, nakalinas-linas din sa mukha, sabon-sabon. So hindi nga proper way yun kasi nagda-dry yung face. Pero ang gawin pa rin natin, kung may ibang hiyang sa inyong skincare, gawin nyo na lang din. Last question from Roxanne. Thank you kasi ito, mahabol itong question eh. Ano or sino ang inspiration mo to keep motivated araw-araw? Sino nga ba yung inspiration ko to keep motivated araw-araw? Ang inspiration ko po is yung family ko, syempre number one. And number two, inspiration ko yung sarili ko. Inspiration ko yung family ko kasi gusto ko talaga makapagtapos ng pag-aaral. Motivated ako everyday kasi yun nga, gusto ko matulungan yung family ko. Kasi mahirap ang buhay, aaminin natin yan, claim it. Mahirap talaga ang buhay, so walang madali. Motivated ako everyday kasi andyan yung family ko. Alam ko na kahit hindi man kami madalas magkita or hindi nga talaga kami nagkikita, pero alam ko na masaya sila para sa akin. Magiging masaya sila kapag keep on going up sa life. So, ayun lang. I hope nasagot ko yung mga tanong nyo and I hope na sana may naiwan din akong lesson sa inyo and tips. So, thank you so much. I hope na andyan pa rin kayo hanggang sa huli. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and please click the notification bell para update mo.